tungat po ko. Mabuti pa, painumin niyo siya ng antibiotic 3 times a day, ho? At pagkatapos, ibalik niyo siya sa akin after 4 days. Tata Temyong, Chuck, galit-sati si Angin. Biruin nyo, ilan linggo rin natin di siya nadadalaw. Baka nagtatampo na yun. Talaga ikaw, Segundo, hanggang ngayon, ang style mo, bulok. Ang mahalaga, hindi tayo nakakalimot ng pagdalaw sa kanya. Logo. O, ayan, hinga ka ng malalim, ha? Be a good girl. Ay, good girl naman pala eh. Masama tayo dito! Halika na sa ito! Dali! Pinilin mo! Hel! Pinatatawag ka ni Warden! Tari mo! Gusto kong makausap ang direktor nyo! Ang direktor nyo! Hindi na namin kayang tiisin ang hirap na ginagawa nyo sa amin sa loob ng bilangguang ito! Buryong na kami! Wala si direktor dito! Nasa abroad siya! Kaya kung ano gusto nyo parating sa kanya, sabihin na lang nyo sa akin! Ah! Wala kang kwentang kausap! Wala kong pakialam kung saan man lupalop ng daigdig nagpunta ang demonyo mong direktor! Ang mahalaga, pakawalan nyo kami rito! Kapag hindi nyo kami pinakawalan, kada 30 minutos, merong isang hostage na babagsak! Kada 30 minutos! Tandaan nyo yan! Kikiusap ako sa inyo! Huwag nyo itamay ang mga bata! Wala silang kinalaman dito! Narinig mo, Warden! Ayos! Eto! Sige! Sir! Tulungan niyo ako, sir! Masaka nila bang yan, Warden! Entrada pa lamang yan, Warden! Para ko! Ipasok ka dyan! Pasok! Warden! Pinatawag niyo raw po ako, Warden? Oo, kausapin mo sila. Alam kong pakikinggan ka nila. Hindi po ako nangangako. Angel, gawin mo magagawa mo. Marami silang mga hostage, mga madre, bata at si doktora. At isa pa, ansuhin mo, nakasama sa loob. Warden, makikiusap lang ako sa inyo. Huwag muna kayo makikialam. Kausapin yung mga tauhan nyo. Tosa, buksan nyo na pinto. Mayor, diskarte ni Turco to. Huwag na kayo makialam. Turco! Si Mayor! Diyak makikialam yan! May kalalagyan tayo! Turco! Walang kinalaman ng mga tao niya sa problema natin dito sa loob! At lalong hindi sila sagot sa paglayang iniingi mo! Angel!
Huwag kang makialam dito! Magiging demonyo ka! Kapag hindi dumating ang bugog na direktor na yan, lahat ng hostages dito, papatayin namin! Papatayin namin! Turko, makinig sa akin! Huwag mong itama yung mga madre at si doktora! Lalong-lalo na mga bata! Wala silang kasalanan! Maawa ka! Maawa? Sa mga bata? Ungang! Bakit? Bakit, Daniel? Naawa ka ba dun sa mga batang pinatay mo? Ha? Angel? Angel, demonyo! Ha? Naawa ka ba? Ano? Bakit hindi ka sumagot, Angel? Nasa meme ka? Papatay ka rin lang, nagtamay ka pa ng bata. Magbubulo ka ngayon sa bilangguan. Mga kosa! Tagus na sa laman ng sugat. Pawalan nyo na mga hostage. Lalaban kami! Tutuloy ako doon! Tagay na! Kunin ang mga armas! Lutan tayo! Sige! Okay! Huwag kayo! Huwag kayo papatay-patay! Masyadong lalapit. Baka mabulabog yung isda. Copy? Roger, roger. Tagward, this is Eagle. Go
Go ahead, Eagle. Talasan niyo ang mga mata ninyo. Mapalapit na ang isda sa lampad. Copy? Roger, Roger. Date natin yung mami ang gabi. Yun lang. Akala ko kung ano na. Thank you, babes. I miss you na eh. Ikaw talaga. Eh, magkasama naman tayo kagabi. Siyempre, gusto ko araw-araw nakikita kita. I love you, babes. Okay, I love you too. Bye. Oh, bueno. Ito ang release papers mo. At iba pang mga papeles. Salamat po. Alam mo ba, Angel? Malaki ang nagawa ng pagkakaligtas mo sa mga hostages. Lalong-lalo na yung tatlong madre. At si Doktora. Sila ang malaking-malaki ang naitulong sa'yo para mapabilis ang paglaya mo. O ano, pirmahan mo na. Sir... Nakalimutan niyo yata eh. Ah, oo nga pala. Sir, kaliwa po ba o kanan? Siyempre kanan. Oh, dito. Saka dito pa, dyan, dyan. Teka, may isa pa. O, dito. Ano? Ang tagal mo nang dumadaan dito, hindi mo paalam? Hindi ko po alam, bago lang po ako rito. Ah, bago ka. Ito, paalam ko sa'yo. Lagay! Ito po. Ano pala kayo mo sa'yo, bata? Akin na. Sandali, ito na. Dapat alam mo obligasyon mo, ha? Sibat!
May kinita ka na? Wala po. Ano? Maghahapon na wala ka pa kinita? Wala po talaga, tay. Matumal ang benta eh. Ikaw talaga, niloloko mo ako, ha? Ikaw talaga, anong wala? Ha? Niloloko mo ba ako? Ha? Tay! Ako talagang ginagalit mo, ha? Ha? Bata ka pa. Manloloko ka na. Mahilig ka na magsinamay, para kang nanay mo! Tay! Asan ang pera? Asan ang pera? Tay! Tama na, tay! Tama na! Tapos mo na yung pera! Tama na yan! Bugbog na yung bata. Huwag mo nang patulan. Kahit na sinong Herodes ka pa, wala kang pakialam dito! Angel? Ha? Kahit alam ko na dito, style, anak ko na! Si Angel yan? Anong Angel, Angel? Hanggat ako may hawak ng lugar nito, walang pwede makialam sa akin! Paano yun? Gusto ko makialam! Tay! Tumi! Saan mo? Dalila mga kasama. Si Angel. Huwag po, huwag po. Mawala po kayo sa tatay ko. Huwag po. Tay. Angel. Pampira ka naman, oh. Lalaya ka pala eh. Hindi ko malalang nagpasabi. Sino ba yun? Ah, yan yung Baldong Reyes na mangungutong dito. Ah, binubugbog yung anak eh. Kaya binigyan mo ng sample, ah. Angel, may Angel de la Guardia. Oh, lumayo ka riyan, baka matay siyong ka. Guwapo. Ikaw naman, Angel. Hindi tuloy kami nakapaghanda ng paborito mong pagkain. Ayos lang ho yun, Tata Temyong. Alam problema yun, Tata Temyong. Ay, naku, walang problema doon. Marami kami pagkain. Gusto nyo pagsamasamahin natin eh. Oo nga, mga seafood. Oh, di ba? Seafood. Okay ba? Ay, naku, nagustuhan na ko. Sige. Tanda naman, Angel. Makalimutan mo na yung mga nakaraan. Hindi mo man sabihin sa akin, alam kong naging mahirap ang buhay mo sa bilangguan. Huwag ka mag-alala, Tata Temyong. Uuwi na tayo ng probinsya. Doon ako magsisimula ng pagbabagong buhay. Kakailanganin lang natin ang pera para pambili ng masasaka. Angel, kung binabalak mo pang balikan ang dati mong gawain, tigilan mo na. Makinig ka sa akin. Hindi na balik magbuhay, daga tayo dito. Huwag ka nalang mabalik sa bilangguan. Tata Temyong, nagkakamali kayo ng iniisip. Wala na akong plano pambalikan ng dati kong trabaho. Meron lang akong perang kukunin kay Monsot. Good evening, ma'am. Hi. Hi, babes. Kagabi, pagkatapos natin mag-dinner, nag-disco pa tayo. Tapos ngayon, ito na naman. Hindi kayo magsawa ka na sa akin? Teka. Para sa'yo. Buksan mo. Wow, ang ganda! Kaya eh. I love you, babes. I love you too. Sila sa designs mo. Alam mo, palagay ko, bago ako dumating, kinausap mo na. Wala naman, sinabi ko lang na basta dumaan sa kamay mo yung mga condo units, sigurado mabibili ka agad. And besides, what can you do? You're simply irresistible. Ay! Oo nga pala, may nakalimutan ako ibiling kay Mang Mario. Sandali lang ha, mauna ka na. Okay.
Mark! Nasaktan ka ba? Okay lang. Mark! Bumaka nga dito! Oh, ikaw talaga. Alika nga dito! Ikaw ha? Nakakasakit na yung kapilyuhan mo. Humingi ka na sorry! Sorry, ate. Hindi sa akin. Kay Walter. Ayoko nga! Mark, humingi ka na sorry. No way! Pag hindi ka humingi na sorry, hindi kita ipapasal sa weekend. No way! Walang iya ka. Tinakbuhan mo pa ako. Hindi kita tinakbuhan. Akala ko kasi pigwig. Alam mo naman na racket ko marami. Lumaya ka na pala. Si Angel. Si Angel. Kaibigan ko ito. Ganun kami niyan eh. Hindi ba? Nung araw, ewan ko ngayon. Bakit? Naghihintay pa rin ako ng paliwanag, Monsod. Ano naman? Anong paliwanag? Angel! Angel! Yung tapaloto ko! Angel! Naghihintay pa rin ako ng paliwanag, Bunsod. Hindi ako makakonsistent kasi nahiya ako. Tumuntating ko. Tay ko pang bolsa sa talong. Nasaan ang pera ko? Ang pera? Tatadtarin kita ng bala kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan na ang kabayaran ng tinrabaho ko. Walter, gusto na ikaw kumuha dahil nadamay mo rin utol niya sa huling trabaho mo. Nang sumuko ako, nang makulong ako, pinagbayaran ko na lahat ng kasalanan ko. At yung Walter na sinasabi mo, na hindi ko pa nakikita at na hindi ko siya kilala. Ang bawat kusing na may bahid ng dugo ay nilinis ko na ng maraming taon. Monsod, kailangan ko ang perang yun. Yun ang umpisa ng pagbabago ng buhay ko. Kay Walter nga. Gusto niya ikaw ang kumuha. Ikaw ang kausap ko. Ikaw ang mananagot sa akin. Ako naman ang sabi. Angel, hindi ko kaya yun. Tulungan mo ko. Hindi ba sinabi mo kanina, magkasangga tayo? Oo, hindi ba? Ako ang kontak mo. Ako ang nabibigyan ng trabaho sa'yo. At saka... Eh, di patunayan mo. Hi, Carmela.
palagay ko, after ng party na ito, ang susunod eh, despedida de soltera na. Matagal pa yun! Kung sa bagay, may iba nga dyan eh, 5 years ng engage bago magpakasal. Teka muna, parang matatanda na kami yun ah. Wait, excuse me. Okay, salamat. Okay. Ano? Alam mo, Walter, napakaswerte mo sa mga papangasawa mo. Maganda na, matalino pa. At may dating, ha? Oh, kailan naman kayo pakakasal ni Albert? Naku, ewan ko ba, hindi naman ako niyayaya ng isang naku, yun, delikado eh. Yan, ha? Oo nga, eh. Sandali, ah. Okay. Oh, Mark, bakit ka nakaupo dyan? Malalaki na yan mga yan. Di na ako pwede makihalo dyan. Ate, ano ang ibig sabihin ng engagement ni Walter? Ang ibig sabihin nun, more than mag-sweetheart na kami. Papunta na yun sa pag-aasawa. O bakit? Wala. Naisip ko lang na lalang mawawalan ka na ng panahon sa akin. Hindi naman. Ang sabihin mo, dalawa na kami ngayon mag-aasikaso sa'yo. Eh, hindi ko naman kasundo yun eh. Boss, sumunsod, kausapin mo ba? Walter! Wala akong trabaho mabibigay sa'yo, Munson. Hindi ako nag-aanap ng trabaho. Tumawag ako para ipaalala sa'yong dumating na araw ng paniningil ng pautang. Wala akong atraso sa'yo. Sa akin, wala. Pero kay Angel Solomon, meron. Nakalaya na siya at naniningil. Sat ka lahat ng milyon. Napakalaki naman yan, Tol. Malaking tao si Mondragon. Kung mapapatay mo siya, masusolo natin distribution ng drugs, mga barel, pati na rin illegal lagi. Kung sa bagay, madali mong mababawi at sa kalahating milyon may iupa mo sa killer ni Monsod. Mababawi? Bingo, hindi naman natin babawiin yun eh. Unang-una, hindi naman natin ibibigay yung pera. Kung sino man yung kukunin ni Monsod na killer, papatay mo siya pagkatapos ang mapatay si Mondragon. Palalabasin natin na namatay siya sa inkwento sa mga polis. O di kaya sa pakikipag-upakan sa mga taon ni Mondragon. Tuso ka talaga, Tol. Ingat ka lang, Tol. Professional yung babanatan. Maligayang pagbabalik, Angel Solomon. Walter, sayo mo naman si Carmelo. Let's dance. Sure. Let's go. Come. We thank you for waiting and wish you a very pleasant night. Mark, ano naman ba itong ginawa mong kalokohan? Sorry, ate. Puro ka na lang, sorry! Ano ka ba? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo, ha? Na hindi ka pwede magmaneho? Hindi ka ba marunong maintindi? Eh, hindi ko naman po sinasadya, eh. Puro ka na lang, hindi mo sinasadya! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Nakakahiya ka! Mark! Mark! Pasensya na kayo, ah.
Alam mo, Babes, tama yung ginawa mo. Dapat paminsan-minsan pinagagalitan mo dahil maabuso na eh. Hindi, Walter eh. Hindi ko siya dapat iniya sa maraming tao. Tingnan mo mabuti. Hindi kami manloloko. Mga tao nga sa gobyerno, magkukuyo. Kayo ba? Oo nga. O, ano pa hinita nyo? Sipat na! Gusto ko lang makasiguro walang bomba dyan sa Atache case. Kaya nakalimutan ni Monsud itong lugar na ito? Ba't ang tagal-tagal hanggang ngayon wala pa? Darating yun. Kahit ganun yun, meron siyang isang salita. Excuse me. Kumorder ka pa ba? Oo, isa na lang. Kain lang kayo ng kain. Angel, sana pag nakuha mo yung pera sinasabi mo, bibili tayo ng lupa sa probinsya para magbago mo. Sigurado yan, Tata Temyo. Ay, si Boy, malaki matutulong sa atin nun. Masipag na bata yun. Ako naman siguro, Angel, babalakin ko na rin mag-asawa. Matanda na ako eh. Tayo na. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Pwede po bang akin na lang yun? Kasi po, nagugutom na ako eh. Gago, iuwi namin yan. Oh boy, ito kainin mo. Ikaw naman, Brad. Hindi mo na kailangan bulyawan yung bata. Pasensya na ho, sir. Tagad saan ka ba iyo? Hey, Lolo, don't talk while you mask food. That's bad, okay? Ba, English pa ha? Pag-aing lang ka ba? Hindi, no. Lohipi ako. Balikbayag. Hindi, no. O, yung sigo mo, huwag mo magpapatong sa may sahag kung kumakain, ha? Eh, may layuma ako, eh. Pinindurin ko ito. Si Monsud. Oh, Monsud. Katenyong. Anak mo? No, I have my own father, you know. Wow, spoken in dollar, ah. You're from Los Angeles, Pampanga. Hindi, no, Pilipino ako. Oh, locality pala. Kumain ka na nga lang dyan, boy. Balita mo ako. Nasa akin ako. Binigay din. Nasaan? Inihukom mo na sa bahay. Alam mo naman,
Ikatupan lang yan at saka malaking bet yun eh. Hindi ba ako niloloko? Gusto mo kunin natin ngayon eh. Teka mo, Sol. Ang ibig mo sabihin, basta ibinigay sa'yo ang pera. Eh, siguro nalaman sa'yo yung bet. Baka na-freak out to sa pangalaw. Iba dating eh. Binigay ka sa akin eh. No problem. Kung hindi mo alam gamitin, ha? Nagkakaintindihan ba tayo, pare ko? Oo, pare ko! Sige, si Bata! Salamat, pare ko! Angel! Parang! Nagpula! Tatatay mo! Dalig kayo! Sige lang! Ano naman ang damit na suit niya? Hindi ko naman matandaan. Basta ho yung pangalan po niya, Mark. Mark Cervantes. May alam ba kayong dahilan kung bakit siya lumayas? Ewan ko, hindi ko ho alam eh. May retrato ba kayo ng anak ninyo? Hindi ho niya anak hinawawala. Kapatid lang. Oh, pare. Ano nangyari sa lakad nyo? Wala eh. Hindi na namin inabot yung baril sa restaurant. Pero yung casualty, pinadala ko na sa morgue. Pero sige, gagawin ko na lang ng police report. Miss, may retrato ba kayo nung kapatid yung nawawala? Meron ho. Ito ho. Oh, Johnny, huwag mo kakalimutan na sa dati nating tagpuan. Oo, sige, sa dati. Oo. May hangover pa ako eh. Talaga? Kagabi, lasing na lasing ako. Grabe. Bading, si Angel, tumarating ho. Ayan ho. Oh, ayos ba kayo dyan? Hi, Angel. Ay, ang cute-cute mo naman. Wow! Gwapo. Ano, boy? Okay lang ako, Angel. Gwapo pa rin. Anong pangalan mo? Mark! Mark? Mark, ano? Mark! Basta Mark, ikaw, ano pangalan mo? Ako, ang pangalan ko, pag umaga, Badong. Kapag gabi naman, Bading. Gwapo. Ano ba? Ay! Kayo mga teenager, mag-iingat kayo dyan. Banana cutter yan. Huwag kayo naman niwala dyan. Chika lang yun. Oy, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wala na po mga magulang. Ako na lang mag-isa. Bakit parang natutuwa ka pa? Yung mga kapatid mo, yung mga kamag-anak mo. Wala na. Ako na nga lang. Kawawa naman pala ito.
Tata Temyong. Oo. Mabuti pa ho, pumunta kayo sa estasyon ng polis. Ipagtanong nyo kung nawawala yung batang yan. At kapag isinolin nyo ako sa polis, lalayas ulit ako. At kapag may nangyari sa akin, kayong tatlo mananagot, kayong tatlo may kasalanan. Bah, nangonsensya pa rin batang ariangil ah. Grandpa, relax ka lang. Alam mo, gusto ko te. Kasi ang cute-cute mo. At saka, ang bait-bait mo pa. Kaya lang, kung alam mo saan, mas ayaw ko sa'yo. Nalayas na ako ngayon din. Saan ka pupunta? Umalis ka nga dyan. Ang bakit? Lalayas ako! Lalayas ako! Hindi mo ba ako pipigilan? Ba, halika na nga rito, iyo! Ah, sa labas na yon. Ang katapat noon, dyaryo. Tapos ilalagay mo sa balde, bahala na si General Balabanan. Eh, ayaw nga. Oy, siga. Ikaw. Oo, ikaw. Halika rito. Gusto mo ba magtagal dito? Oo! Kung gayon, unang-una, kailangan matuto kang gumalang sa matatanda. At kung sasagot ka, lalagyan mo parati ng po. Tulad ng hindi po, mamaya na po. At lalong-lalo nang huwag kang sasagot ng oo. Parating po. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Oh. Marunong ka naman palang sumagot ng mepo. Tinatakot po pa kami tatlo dito kanina. Ano ko, hindi po. Hindi ko po kayo tinatakot. Di ba, Grandpa, hindi ko po kayo tinatakot kayong tatlo? Oo nga naman, Anghel. Tata Temyong naman. Dinidisiplina ko ho itong bata tapos kinukonsinti nyo. Ba, hindi ba narinig mo ang sagot sa'yo? Meron ng opo. Hindi ba? Opo! Yan! Wala eh. Halugugin niyo yung bahay! Ito, pera! Ayos! Ah! Oh! Ahel! Para ka nakakita ng multo. May mga demonyo kasi pumasok to kanin. Akala ko bumalik eh. Yung mga nakita ko ron. Oo. Mabuti dumating, Ahel. Alam ko ba't nandito ka dahil sa pera mo? Nilagay ko dyan sa rep para pag nakuha mo sariwa. Halika! Lalulutok to pera mo? Ha? Ha? Nakuha mo na yata eh! Bunsod, niloloko mo ba ako? Alam ko na! Yung mga demonyong pumunta rito, iyon ang sinabi ko na sa'yo na kailangan ko yung perang yun. Yun ang umpisa ng pagbabago ng buhay ko. At wala akong pakialam maski nasundan ko sila sa impyerno. Sama ako si Angel. Hindi lang yung pera mo kukunin natin. Pati pera ni Walter. Total, illegal naman yun eh. Pera ko lang ang kailangan ko. Ugh!
wala kang silbi! Dalawang tao lang ang pinapapatay ko sa hindi pa bagawa! Boss, nakakuha naman namin yung pera. Pero si Monson at si Angel, hindi mo napatay! Alam mo ba kung gaano kalaking parwisyo magagawa ng dalawang yon? Ha? Kung ano yung importante, yun ang hindi mo nagawa! Boss, marami pa namang araw eh. Sa susunod, hindi na ako papaltos. Boss, maawa ka sa akin. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Papakita ko sa'yo. May silbi rin ako. Magsilang ang pasensya ko. Wala na susunod na araw. Dahil wala ka na makikita. Bakit naman parang naihiya ng pusa yung mukha mo? Anong iniisip mo? Kaya ganito, ang mukha ko, iniisip ko kung ano ang iluluto natin. Di isang butil ng bigas, wala tayo. Baka may pera ka dyan. Eh, sira pala ang ulo mo eh. Hindi pa ngayon ang araw ng hulog natin doon sa kinuha nating hulugan na kumot at kulambo. Ni isang pera nga, walang natira sa bulsa ko. Alam ko na! Solve ang problema natin! Si Angel, may pera yun! Akala ko pakikinabangan ang utak nito. Oo! Ay kung tayo, walang pera, si Angel pa kaya? At saka wala si Angel dito, may nilakad na mo? Teka. Akong bahala. Solve na ang problema niyo. Don't panic! Mabuti pa itong bata eh. May utak, may isip, pinakikinabangan. Sandali. Saan ka naman kukuha ng pera? Naku, ang cute-cute talaga ng batang ito. O bakit ka naman napadaan? May pinapasabi nga pala ang Kuya Angel ko. Ano pinapasabi niya sa akin? Sa wakas, napansin niya rin ang beauty ko. Kasi, ang pinapasabi niya, crush ka doon niya. Paano mo naman nasabi yun? Kasi, araw-araw niya sinasabi sa amin yun. At saka, kung pwede lang daw matitiis niya, pakakasi lang kanya, miski na bakla ka. Talaga? Ay! Alam mo, sabihin mo sa Kuya Angel mo, mahal na mahal ko siya. Ah, hindi ako makakapayag kung ano't ano man ang mangyari sa kanya. Ikaw mamatay ko yun. Talaga? Bakit? Kasi mamaya wala kami makakain eh. Kaya magugutom siya pagdating niya. Pag nagutom siya, patay siya. Ay, oo. Hindi ako makakapayag na mamatay yung lalaking pinakamamahal ko, lalong-lalo kung magugutom siya. Ah, ito. Bibigyan kita ng 100. Sabihin mo kay Tata Temyong... Kulang pa to. Ayun na nga, 200 na. Sabihin mo kay Tata Temyong, bumili siya ng masasarap na pagkain, lalo-lalo na huwag niyong pababayaan yung Kuya Angel niyo dahil mahal na mahal ko siya eh. Okay. Ah. Ay, sa wakas, solve na ang problema. Siya, bye! Hoy! Ang dami yata nating ulam ah. Teka. Saan galing ang perang pinambili niyan? Boy. Tata Temyong. Mike? Magic! Anong magic? Ano ka pinong magic? Tanya, ano mag-magic ka? Para mo natin pagkain. Aba, hindi pwede. Bakit? Kasi mamumulubi sa bading eh. Bading? Tata Temyong, ano ba itinuro mo dito sa bata? Angel, wala akong itinuturo sa batang yan. Basta, sabi niya, solve na ang problem. Yun lang. Kaya lang, parang nataya ang pangalan mo kay Banana Cutter. Oh, ba't di ka pa natutulog? Eh, hindi po ako makatulog eh. Kwentuhan niyo naman po akong fair tales. Tales? Wala akong alam tales. O sige na nga po, kahit anong kwento na lang. Kahit anong kwento? Opo. Noong araw,
may isang batang anak mahirap. Na hindi nakapag-aral itong batang to. Pero hindi naging dahilan yun na hindi siya magkaroon ng pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ibinaon niya ito hanggang sa kanyang paglaki. At ang kanyang naging puhunan ay ang kanyang lakas ng loob. Isang katangiang nagdala sa kanya sa gawaing masama. Nabilanggo siya. Matagal siya nakulong. Matagal siya naghirap sa loob at tiniis niya lahat siya. Hanggang siya ay nakalaya. Iisa ang laman ng kanyang isipan. Ang ipagpatuloy. Ang mga pangarap niyang sinimulan. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanaw. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Alam niyang palang araw matatanaw din niya mga pangarap na yan. Mike. Ako yung batang yan. Papakwento sana ako sa'yo eh. Hindi ako makatulog. Ay, naku, Mark. Marami akong ginagawa eh. Nida? Ma'am? O, Nida. Sama mo yan si Mark sa kwarto. Hindi doon makatulog, kwentuhan mo. Eh, ate, gusto ko ikaw eh. Mark, pwede ba matulog ka na lang? Napakaraming pangkaartihan dyan eh. Sige na, patulogin mo na yan. Ganda, pare. Uy, si Angel. Angel, balato naman. Balato? Oh, tumama ka raw. Angel, balato naman, oh. Balato naman. Balato? Anong balato? Angel, balato naman. Balato naman. Balato. Angel, balato naman. Hindi lang dyan. Ha? Kulit nyo. Anong balato? Oy, sikat ka pala at nakadyaryo ka pa. Tingnan mo, Mark. Mayaman ka pala, Mark. O ayan, Angel, basahin mo. Ako na. Ang ibig sabihin nito, Angel, itong batang ito, si Mark, ay anak mayaman. At yung kapatid ay nakahandang magbigay ng gantimpalang 100,000 piso sa sino mang makapagtuturo kung nasaan itong si Mark. Mike, ba't ka nagsinungaling sa akin? Uy, Angel! Di ko po sinasadya!
Huwag niyo po ang usuli sa amin. Gusto ko po dito, Kuya Angel. Mar, gusto ka rin namin dito. Napamahal ka na sa amin, lalo na sa akin. Pero kailangan kita ibalik sa inyo. Para ano? Para makuha mo ang pera? Hindi, Mark. Dahil meron kang kapatid na nag-aalala at nagmamahal sa'yo. Nag-aalala? Nagmamahal? Lalayas pa ako sa amin kung may nagmamahal na ate ko? Hindi. Dito ko lang po naramdaman ang pagmamahal niyo. Kuya Angel! Mark, hindi sapat na dahilan niya para hindi kita ibalik sa inyo. Tandaan mo to. Kung meron mang pagkukulang sa iyong ate mo, kapatid mo pa rin siya. Kuya Angel! Ayaw ko po sa amin! Kaya po may balik sa amin! Gusto ko po dito! Yan ba? Kuya Angel! Ayaw ko po sa amin! Gusto ko po dito! Kuya Angel! Mark! 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 Naku, ano ba nangyari sa'yo, ha? Nakidnap ka ba, ha? Buti lang nakabalik ka! Excuse me! Hindi ako umuwi dito! At lalong hindi ako bumalik! Hinatid lang ako ni Kuya Angel. Kuya Angel? Sino yun? Siya! Magandang araw, ho. Ikaw pala nakapulot sa kapatid ko. Maraming salamat, ha? Hindi niya ako nakapulot! Kusa akong sumama sa kanya. Doon kami tumara doon sa bahay niya sa squatter. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Sa squatters ka pala nang galing, eh. Mas gusto ko naman doon. Madaming nagmamahal sa akin. Eh dito, wala. Kung hindi ka lang magbibigay ng rewards, eh, hindi ako papayag na pumunta dito. Mark! Total, naging mabait ka naman sa kapatid ko. Dadagdag ako na lang yung reward na ibibigay ko sa'yo. Miss, salamat na lang. Kuya Angel! Hindi po miss ang pangalan ng ate ko, Carmela. Carmela, hindi naman ako nagpapabayad sa mga nagawa ko para kay Mark. Tutuloy na ako. Kuya Angel! Kuya Angel! Huwag niyo po kami iwanan! Ate, please, baka pwede natin dito patrayan si Kuya Angel. Ano ka ba naman, Mark? Eh, ngayon ko lang nakita yung taong yun, eh. Tapos patitirahin mo kagad dito? Ikaw lang! Ako matagal na! Mabait pa siya! Mark, huwag matigas ang ulo, ah. Basta! Gusto ko! Mark! 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 Angel, pasensya ka na, ha? Kasi talagang ganyan yan, eh. Mali ka, Carmela. Napakasarap mahalin ni Mark. Kailangan lang siguro pagkukulan mo siya ng konting panahon mo. Sa tuwing nakikita kong mukha ko sa salamin, parang sasabog ang dibdib ko sa galit kay Walter. Uumpisan natin pulabugin ang pugad niya. Paambisyonin natin ang grupo ni Walter. Gagawin kung parang kahoy na inanay katawan niya. Boss, madaling matupad ang ambisyon mo. Huwag mo akong tawagin, boss. Kapag napatay na natin si Walter, doon niyo ako tawagin, boss. At ang gusto ko, hindi lang basta, boss. Boss Joey ang itatawag niyo sa akin. Boss, nabalitaan kong bumuo na sariling grupo si Tisoy. Baka sulutin nun ang mga dilensya natin. Wala naman sinabi yan si Tisoy, eh. Kaya sigurado ko yung grupong tinatiwin niyo, wala rin binatbat yun. Paano yan kung maging problema sila? Tinatanong pa ba yun? Hey!
Tingnan nyo. Nakatakas eh. Ah, sana. Tumagal pa ang buhay ko. Parang matupad yung pangarap kong makabili ng bahay at lupa sa tabi ng dagat. Tapos, mag-asawa ako ng... mag-asawa ako ng pornstar. Puro ka na makalukuhan eh. At gusto ko... Palagi siya nakaupat sa tabi ng dagat. Pati ako. Sayang. Sayang, Anghel. Sayang ang mga pangarap ko. Musod. I don't want to be. Sira niya mga pangarap ko. Kaibigan, Anghel. Huwag mo sirain ang mga plano mo sa buhay. Oo. Pangako mo, nakalimutan mo na pera. Magpapago ka na. Pangako mo. Oo, Musod. Nalalabi ka. Musod, dadali kita sa ospital. Wala akong pakialam, dadali kita sa ospital. Huwag ka mag-alala. May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa! Tibayan mo lang ang loob mo, Munsod! Tibayan mo! May pag-asa pa! Munsod! 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 Siya ka na, Munsod, ha? Hindi ko na kasi alam kung saan pa kita maaaring dalhin. Ang buti ka pa nga, eh. Nandito ako. Naglibing sa'yo. Paano ngayon kung mangyari sa akin itong sitwasyon na nangyari sa'yo? Nag-iisa na ako. Kapag napatay ako, sino maglilibing sa akin? Angel, kung gaano ka katagal sa loob ng bilangguan, ay ganun din katagal na hindi nababahiran ng dugo ang iyong mga kamay. Akala ko ba eh, mananatiling tahimik na yon? Tata Temyong, marami pa pong multo sa mundo. Alam ko, pwede mo naman silang iwasan, di ba? Oo, kaya ano, lang... Si Masu, siguro para sa'yo, isa siyang mabuting kaibigan.
ipagpapalit mo ba ang maganda mong hangarin tungo sa katahimikan ng buhay para sa mga taong pumatay sa kanya? Gumising ka, Angel. Gusto mo rin bang mamatay na parang asong katulad niya? Por Diyos, por Santo, Angel. Si Mark. Paano si Mark? Gusto mo bang masira ang malaking paghanga niya sa iyo kapag nalaman niyang isa kang... Kalimutan mo na ang lahat, Angel. Meron pang mas mahalagang bagay na dapat mong intindihin para sa buhay. Maliban sa sinasabi mong robbery, meron ka bang alam na ibang dahilan para pasukin ang bahay mo, Mr. Guevara? Wala na. Nagkaroon ba ng maraming putukan? Hindi ko lang matandaan eh. Dalong tinamaan ako, naisip ko tumakas na. Alam mo, marami kaming nakuha ang pasyon ng bala sa labas ng bahay mo. Nagpapatunay lamang na nagkaroon ng maraming palitan ng putok. May mga bakas din ng dugo na maaaring may tinamaan sa mga magnanakaw. Anong masasabi mo sa mga specials na yun? Ay, yung mga specials na sinasabi ninyo, baka nga galing sa baril ko. Kasi nagpaputok na rin ako ng walang patid eh. Marami ka sigurong baril. Iba-ibang kalibre ng basyo ang nakuha namin. May mga lisensya ba lahat ng baril mo? Sa ibang araw nyo nalang ituloy ang pag-iimbestiga. Kailangan ng pasyente magpahinga. Ito ba ang description ng suspect na sinasabi mo? Siya mismo. Hindi pa ako nasisiyan sa mga sagot mo, Mr. Guevara. Babalik ako. Tumawag ko ng abogado mo. Ano ibig mo sabihin? Pinagdududahan mo akong kriminal? Kaya kailangan ko pa ng abogado? Hindi naman. Hindi pa. Magpapaalam na kami. Tayo na. Doc, excuse me. May tatawagan lang ako. Sige. Colonel Gatsalian. Hi, babes. Kamusta ka na? Ito okay lang. Sabi ng doktor, wala naman dapat ipag-alala dahil malayo naman sa puso yung tama ako. Huwag ka na magsalita, baka makasama sa'yo. Sino kasama mo? Si Mark. Si Mark? Mm-mm. Paano siya nakauwi? Halika, Kuya Angel! Kumasok tayo! Ipapakalala ko sa yung boyfriend na Ate Carmela. Huwag na, baka magalit pa sa akin na ate mo. Hindi, Kuya Angel! Titingnan lang natin. Akong bahala. Tara na! Ayoko! Oh, saan ka pupunta? Tara na! Oh! Buti na yung ganito. Iwas pusoy tayo. Doon tayo sa parking lot. Kaya na pa nga tayo rito eh. Oo nga eh. Doon! Doon po! Naku! Dito, dito. Diyan. Ay, tignan mo yung mama. Ang laki-laki. Ang guwapo ng mama. Hello. Hi. Kuya Angel, mga banana katang din ba yung dalawang yan? Kamay ngay. Sobra naman yung dila ng batang yan. Kukunin ko kasi yung resulta ng blood test ni Mr. Guevara. Ah, si Mr. Guevara ba? O sige, halika, samahan kita. Ako nga pala si Engineer David Brillantes. And you are? Doktora Cynthia Carrion. Dito po! Nandito sila, ate! Kaya ginawa ko, para mapagbigyan si Mark, kinuha kong driver bodyguard yung tao. Ano naman pangalan niya? Excuse me, ho. Kukunan ko lang ng vital signs yung pasyente. Ay! Ate Carmela, pwede ko bumang ipahalala si Kuya Angel kay Sungit! Uy! Joke lang! Carmela? Carmela, pasensya ka na. Alam mo naman to si Mark eh. Pwede ba sa ibang araw na lang? Nagpapahinga pa siya eh.
Sige na, Ate Carmela. Please, isilip nyo lang, ha? Halika, Kuya Angel. Tiyan mo, silipin mo lang. O, yan. Nakita ko na. Tama na yun. Tama na yun. Halika na. Sir, pinatatawag ni Rojo ko. Ano na nangyari sa kaso ni Walter Guevara? Sir, base sa mga basyo ng balang nakuha namin, may nangyaring putukan. And I believe na hindi isang plain robbery ang nangyari. May ibang motibo ang suspect. Samadan! Ang inireport na nangyari sa bahay ni Walter Guevara ay robbery. Kung ano pa ang tsuring naglalaro dyan sa isip mo, kalimutan mo na. Ang mahalaga ay ang malaman natin kung sino ang mga taong pumasok sa bahay niya. Madampot ang mga ito at makulong. It's that simple. Do I make myself clear? Yes, sir. Mark? Gusto mo bang basahan kita ng bedtime stories para makatulog ka? Ate, pwede. Pero si Kuya Angel na lang. Papahinga ka muna. Kasi mukhang pagod ka eh. Oh. Anong gagawin ko rito? Ikaw daw ang magbasa, sabi ni Mark. Basahan mo raw siya para makatulog siya. Noong unang panahon, mayroon isang prinsesa. Napakasungit ng prinsesang ito. Para pala si ate ito eh. Palibasa, patay na ang amang hari at ang inang reyna. Kung kaya, naiwan ang pag-aaruga sa munting prinsipe sa prinsesa. Ang masungit na prinsesang ito ay mahilig sa kasayahan. Kaya lagi siyang wala sa palasyo. Lagi niyang napapabayaan ang munting prinsipe. Kaawa-awa ang munting prinsipeng ito. Para siyang ibon na nakakulong sa hawla sa loob ng palasyo. Isang araw, nagulat na lamang ang masungit na prinsesa at nawawala ang munting prinsipe. Ma'am? Nasaan? Nasaan yung kwentong binabasa mo kay Mark, ha? Bakit? Wala naman dito yun, ha? Wala naman kasi dyan yun. Wala? Pwes, nag-iimbento ka ng kwento, ganon. Ha? Kasi... Ako ba yung prinsesang masungit? Pinariringan mo ba ako? Hindi, oh, ma'am. Kasi ano, ho, eh. O, ano? Kasi, ano? Kasi... Kasi hindi ako marunong bumasa. Nag-invento nga lang ako ng kwento para makatulog si Mike. Hindi nga rin ako marunong sumulat eh. Hindi ko nga maisulat ang pangalan ko. Kung nainsulto kita, patawarin mo ako. Bukas, pag-iising ni Mike, pakisabi ni Liz na ako. Bakit po kayo aalis? Dahil po ba sa hindi kayo marunong magbasa at magsulat? Kaya po namin gawa ng paraan yun. Mark. Hihilingin ko po kay ate, Carmela, na turuan kayo magbasa at magsulat. Diba ate? Ate, please, turuan mo na siya. Mark. Please. Naisulto ka na nga ate Carmela mo eh. Tama na yun. Ate. Ate. Umayag ka na, Anghel. Tuturuan kita. Ay walang katulad, sadyang walang katapang, isang tunay na kaibigan, ngunit masamang kalaban. Siya ay aking kaibigan, lagi kong inaasahan. At kahit na ano man ang usod, ako'y handang ipaglaban. Ang kaibigan ko, isang mahinoong marunong.
pag-uusapan, handang makipagharapan. At kung siya'y umibig naman o wala natin lang, siya ay tunay na tao, ganyan ang naibigan ko. Itulad ng marami niyan, ang lima na may manok ko. Ate, alam mo, mas bagay ko yun ni Kuya Anghel. Mark, engage na ako. Eh ano naman ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi na ako pwede magmahal ng ibang lalaki dahil malapit na ako magpakasal. Yan naman ang hirap sa inyo, ate. Hindi kayo marunong mamili ng lalaking magmamahal sa inyo. Eh, pwede naman si Kuya Anghel. Magino pa. Pare, pulutan! Dito! Pare, wala tayong bastusan. Pwede naman kayong manghingi ng pulutan eh. Walang bastusan. Pare, Papalag! Sino bastos? Kami! Ang porma mo, ha? Eh, gusto pa kaya kita. Hindi ako naghahanap ng away. Relax lang. Eh, kami naghahanap ng away! Lata mo na! Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako naghahanap ng away! Tata Tebyong, si Angelo ang nakikipag-away! Hindi pa away yun, ma'am. Practice pa lang sa kanya yan. Kaya-kaya niya yun. Huwag ka nang makialam. Angelo, tama na! Sinabi ko na kasi sa'yo, huwag ka nang makialam. Ang tigas ng ulo mo eh. Sinabi na huwag kang makialam eh. Angel, tama na! Eh, hindi naman ako nag-umpis eh. Angel, talikod mo! Akala mo ba mag-inusa? Mag-inuo nga po, pero burumbado. Huwag ka nang babangon, ha? Galing talaga? Ma'am, ano ka ba? Ma'am? Napaka-barubado mo! Eh, sinabi ng tama na eh! Eh, tama na naman talaga eh. Kinukuha kasi yung pagkain natin. Ayoko naman makipag-away sa kanila eh. O, sige na, tama na. Isa ka pa? Sinabi na huwag ka nang babangon? Ang tigat sa ulo mo! Ate, ate! Huwag ka naman makipag-away oh. Hindi naman ako nakikipag-away ah. At ikaw ha? Hindi ma'am ang pangalan ko, Carmela! Kaya tayo! Sabi ko siyo, Kuya Angel, hindi ma'am ang pangalan ng at Carmela ko eh. Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang pagkikita? Depende. Mamahalin kita, mamahalin mo rin kaya ako. Ay, kayo naman ang tanda-tanda nyo na eh. Patanda na nga ako, pero may kamandag pa rin. Tata Temyo naman ang tanda na ay patuligin. Ano mo naman na kayong ginawa mo kanino? Uppercut ba yun? Uppercut, uppercut. Hindi pwede. Kuya Angel, gusto ko rin naman pong maging tulad ninyo eh. Mark, yung nangyari kanina, disgrasya lang yun. Nabigla lang ako. Nahihiya nga ako sa ate mo, baka isipin niya talagang barumbado ako eh. Oo nga. Tata Temyo, anong oo nga? Ang ibig ko sabihin, huwag mo nga siyang tuturuan. Oo, oo, yun nga o. Yes, ng ulo mo. Yung nga rito. Kuya Angel, boxing na lang tayo. Boxing, boxing. Hindi, tama na yan. Yakap na lang, yakap. Ma'am. Carmela. Alam mo, ang laki ng pinagbago ni Mark. Parang gusto ko na magselos eh. Kasi mas malapit siya sa'yo. Naghahanap lang siguro ng pagtingin na isang kapatid na lalaki si Mark. Siguro nga. Dahil dalawa na lang kami. Biglaan ang pagkamatay ni Mama at Papa. Plane crash. Kaya nga ako na nagtuloy ng negosyo na naiwan nila. Ikaw, may magulang ka pa ba? Halos kasing edad lang ako ni Mark nung mamatay ang mga magulang ko.
Nung makita ko nga nang hihingi ng pagkain si Mark, nakita ko ang sarili ko sa kanya noon. Ang ibig mong sabihin, humihingi ka lang ng pagkain noon? Oo. Hanggang sa pumasok ako sa kahit na anong trabaho. Para makakain lang ako ng 3 beses sa isang araw. At tapos, nabilanggo ako. Mukha yatang sobra na yung kwento mo, ha? Hindi na ka panipaniwala. Eh, wala naman sa itsura mong nabilanggo, ah. Carmela, totoo yung sinasabi ko sa'yo. Kalalabas ko nga lang ng bilangguan nung makita ko si Mark. Teka, mukhang seryoso na to, ah. Parang gusto mong paniwalaan kita. O sige, ano bang dahilan? Ano ba kasalanan mo? Ha? Ha? Marami akong napatay na tao. Kuya Angel! Kuya Angel! Samahan niyo po ako sa taas sumilip sa telescope. Baka makikita akong astronaut. Saan? Yun po, doon po! O sige, samahan mo na. Lige na. Yay! Yay! Hi. Sorry I'm late. Kasi marami pa akong tinignan na sketches para sa interior design. Okay lang. Kinocompute pa naman sa accounting yung bill ko eh. Tulungan na kita. Di mo yata suot ang engagement ring mo? Kasi nag-shower ako eh. Hinubad ko. Nakalimutan ko isuot ulit dahil nagmamadali ako. Nakalimutan mong isuot? O talagang hindi mo na sinusuot? What do you mean? Ano ba nangyayari sa'yo? Kapag mahal mo isang tao, nararamdaman mo kapag mahal ka rin niya. Nung una, ganun ang nararamdaman ko kapag magkasama tayo. Kapag nakikita tayo, naroon yung warmth ng pagmamahal. Pero lately, hindi na ganun kainit ang nararamdaman ko. Hindi mo na ako inahalik, ha? Pag inaawa ko ang kamay mo, tinatanggal mo kaagad. Pag binibisita mo ako dito, parang naiinip ka na parang gusto mo nang umuwi. Ewan ko kung anong gusto mo makita sa bahay mo o kung saan man. Teka nga muna. Bakit ka ba ganyan kung magsalita? Are you accusing me of cheating you? May respeto pa rin ako sa sarili ko. Pinahalagahan ko pa rin ang relasyon natin. Okay, I'm sorry. But don't even try to make a fool out of me. Kilala mo ako, Carmela. Masama ako magalit. Masama rin ako magtampo. Pakakasal tayo sa lalang madaling panahon. Ano ba nangyayari sa iyo? Carmela naman, bakit naman nagkakaganyan ang itsura ng pagmumukha mo? Kailangan ipakita mong masaya ka dito. Ito, lahat ng ikinakasal, masaya. Sandali lang, sandali lang. Rolly, sandali lang, mag-uusap lang kami. Sige. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Ang simple-simple naman ng rehearsal natin. Lalakad ka lang. Pero ba't parang wala pumapasok sa utak mo? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Sinabi ng wala eh. I'm sorry. Pagod lang ako. Pwede bang magpahinga muna tayo?
Pahinga. Ano ka ba? Inabalan natin lahat ng mga taong ito, ah. Mahiya ka naman. Ang arte-arte mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Kasi wala lang ako sa kondisyon, eh. Please. Wala ka sa kondisyon? O talagang ayaw mo na magpakasal sa akin? Ibang-iba ka na talaga. Hindi na ikaw yung dating Walter na nakilala ko. Kaya pala nag-aalangan ako magpakasal tayong dalawa, kahit na mahal kita. Hindi pa pala kita kilala ng lubusan. Meron ka pa rin tinatago na hindi magaganda sa buhay mo. Walter, totoong tao ako. Ang gusto kong mapapangasawa ko, totoong tao din. Masakit mawala ng taong minsan minahal mo sa buhay mo. Pero mas masakit magtiis habang buhay. Mark, tayo na. Angel, halika na. O, kapit, kapit. Sa harapan na ako upo. Bata, baba na. Oh, mainit siya pa ulo. Kinakakains kasi. Eh, si Mark, nasan? Pasunod na. Ito ba pinagmamalaki mo? Ito papalit mo sa akin? Si Angel Solomon? Alam mo ba tunay na pagkataon niyan? Walter, isa siyang kriminal. Mamamatay tao. Siya pumatay sa kapatid ko. Sabi sa akin ni Walter. Sabihin mo sa akin na wala katotohanan lahat ang sinabi niya. Sabihin mo na nagsisinungaling lang siya sa akin. Sabihin mo na gawa-gawa lang niya yun. Sabihin mo na gusto ka lang niya siraan sa akin. Tama lahat ang sinabi ni Walter tungkol sa akin. At totoo rin lahat ang mga sinabi ko sa inyo. Tinangka akong patayin ang kapatid niyang pulis. Matapos kong patayin yung drug lord. At nadisgrasya ko rin yung bata. Huwag ka mag-alala, Carmela. Masiguro ko lang ang kaligtasan yung dalawa ni Mark. Lalayo na ako.
patawarin niyo ako at nagulo ko ang buhay niyo, magkapatid. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ikaw pang nakilala ni Mark? Bakit ikaw pang dumating sa buhay naming dalawa? Kung kailan? Bakit ikaw pa? Carmela, huwag mong panghinayangan ang buhay na wala ng halaga. Bakit? Wala ka bang halaga? Wala bang halaga yung buhay mo? Saan mo ba sinusukat ang kahalagahan ng isang tao? Sa dami ng kanyang kasalanan? Sa dami ng kanyang ginawang kabutihan? Sa nakaraan niya? Sa hinaharap? Maaaring sa iyong sarili, walang halaga yung buhay mo. Pero kay Mark, sa akin mahalaga ka. Hello? Carmela, nasa akin si Mark. Salamat naman. Akala ko kasi kung saan mo na dinala si Mark eh. Wala kami sa bahay niyo, Carmela. Hawak ko si Mark. Kaya kung gusto mo sa makita ng buhay, kailangan ipalit mo ang buhay ng bago mong boyfriend. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala akong naiintindihan. Hindi ako pinanganak kahapon, Carmela. Marunong akong bumasa ng mga kilos at mga tingin ng mga tao. Alam kong binuko na ako si ni Angel. Sinabi ba niya sa'yo na pinayaran ko siya para patayin yung trago na tanging kalabang ko sa negosyo? Matagal na sanang patay ang Angel na yan eh. Kundi lang niya naunahan ang kapatid kong papatay sa kanya. Kaya kung gusto niyo makita ang buhay si Mark, pumarito kayo ng hayop na Angel na yan. Huwag mong idamay si Mark sa problema mo! Huwag mo siyang sasaktan! Walter, makinig ka sa akin mabuti. Kapag may nangyari kay Mark, kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo! Walang kinalaman niyang bata. Walang kasalanan si Carmela. Iisa lang ang pinagmulan ng lahat. Ikaw! Pumarito ka na para may bawang rapat ang kaluluwa mo! Darating ako, Walter. Sabihin mo lang sa akin kung saan tayo magkikita. Yung kapatid mo, pinagpalito ko sa isang barbado. Maagino ko naman. Loko ito ah. Natatandaan mo ba yung mga katarantaduhang ginagawa mo sa akin, ha? Mas tarantado po kayo. Pagdating ng Kuya Angel ko, isusumbong ko kayong lahat. Pagdating ng Kuya Angel mo at pati ng ate mo, sama-sama ko kang ililibing ng buhay. Huwag mong sayangan ang galit mo sa akin at baka maubusan ka. Hindi ako nauubusan ng galit. Lalo na sa hayop na Angel na yun. Paluluhurin ko siya sa harapan mo. Pati na rin ang ate mo. Hindi mo siya kaya paluhutin dahil matigas ang tuhod nun. Hindi ka gaya mo, nanginginig. Ano mo? Tuwang-tuwa ako sa'yo eh. Ha? Napakatalas ang dila mo. Sige, pasok ka sa kwarto! Huwag pakainin! Ano ba yung ginagawa mo? Kung pupunta ka sa gera, kailangan preparado ka. Angel, hayaan mo ako makiusap kay Walter. Baka makinig yun sa akin. Hindi mo lubos na kilala si Walter, Carmela. Walang halaga sa kanyang buhay ng tao. Maging buhay mo man o buhay ni Mike, isasakripisyo niya kayo. Mawala lang ang tinik sa kanyang lalamunan. At ako ang tinik na yon. Nagkataong pagkasama ko kayo ni Mike. Sana maintindihan mo ako, Carmela. Carmela? Carmela! Carmela! Walter at Mark. Nasa loob. Sir, si Carmela lang ang dumating.
Si Angel Solomon. Wala ho. Ginawa to. Ayoko kasi mapahama kayo ni Mark eh. Tibaling ako na lang. Inisa mo! Pwede natin pagpilian ngayon. Ang makatakbo ka, baka sakaling makaligtas ka. O ang malitsyong ka. Ayka, dito ka. Dito? Oo, sige na, talian mo. Anghel, si Mark! Kung bahala, hawakan mo to. Ano gagawin ko dito? Kapag may lumapit sa'yo, hambalusin mo! Anghel! Kuya Anghel! Kuya Anghel! Yan ang hindi natatayo. Sabog na yun ang tatlong mag-anak mo. Hoy! Tigil! Siga! Ganito! Okay ba, ate? Oo! Halika na! Thank you.
kayo doon, dali! Suspect Angel Solomon. He is on board the white Mercedes van. We are now southbound along A. Mabini National Road. Intercept him at intersection Del Pilar Avenue. Suspect is armed and dangerous. Shoot to kill on sight.
naman, Carmela! Tikit mo! Tikit mo! Ano, Solomon? Ito lang kamatayan mo! Ex-convict ako. Kaya sa tingin nila ako pa rin na masama. Hindi tama to, Anghel. Mali ito! Ayoko nang bumalik sa loob. Total, wala na kalaga buhay ko. Huwag kayo bababa! Anghel! Huwag kayo magpapaputok! Nagkakamali kayo, wala sa katalana! Huwag kayo magpaputok! Parang awa niyo na! Sumuko ka na ng maayos! Makinig ka sa akin! Alam natin wala kang kasalanan! Hindi totoo, wala kang halaga. Sabi ni Mark, mahalaga ka. Kailangan ka namin ni Mark, Anghel. Kuya Anghel. Okay. Oh, ito ay stampad. Sige na. Yung kanan. Sige na. Sumulat. Good. Magkikita pa kaya tayo muli, Anghel? Sisiguraduhin ko sa inyong hindi narito. Magaling, magaling. Maraming salamat uli, Warden. Tutuloy na po ako. Kuya Anghel! May? May? Kuya Anghel! Carmela!